Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam niyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang araw mga bata. Kumusta po kayo? Alam niyo ba na na-miss ko kayo? Sa araw na ito, isa namang makaalamang ang ating pag-aaralan dahil kasama niyo si Tutor Alma. Naway na sa mabuting kalagayan po kayo at maraming salamat doon sa mga guro from Guadalupe Elementary School, Cebu City. Okay, laban lang po sabi nila. Okay, narito po si Tutor Alma na makakasama ninyo sa araw na ito. At alam ko pong masisiyahan kayo dahil madadagdagan na naman ang kaba ng inyong kaalaman. Okay, next slide please. Ilang linggo po tayo hindi nagkasama. At alam ko pong, nais ko pong balikan natin yung mga nakaraan nating aralin. Napag-aralan natin noon ang pagkuha ng impormasyon sa pamamagitan ng mapa at anunsyo. So sa araw na ito, ang ating babalikang aralin ay yung pagkuha ng impormasyon sa pama. Okay, tingnang mabuti ang mga larawan sa bawat pangunahing direksyon. Okay, tingnang mabuti ang larawan sa direksyon na nasa kanlurang bahagi. Anong lugar ang matatagpuan natin? Maaari nyo bang ilagay ang inyong mga sagot sa chat box? Ay, good morning po kay Neni Eleuterio. Good morning. Good morning, Ma'am Evelyn, Ma'am si Jillian, si Fatima, si Ray. Okay, pakilagay po ang inyong sagot sa chat box. Anong lugar ang matatagpuan sa kanlurang bahagi?
ang isinulat ko ba sa chat box ay simbahan? Mahusay. Tama ang iyong sagot. Okay. So, good morning, Ma'am Jacqueline from Nueva Ecija. Okay. Sunod na tanong, ano namang lugar ang matatagpuan sa hilagang bahagi? Tingnang maigi doon sa itaas, hilagang bahagi po yan, ang pangunahing direksyon. Anong lugar ito? Pakisulat nga sa inyong chat box ang sagot. Isa, dalawa, tatlo, naisulat na ba? Ayan! Okay. Kung isinulat mo ba ay pamilihan or palengke, tama ang sagot mo. Isang thumbs up para sa'yo. At talagang sinasamahan mo ako sa aral natin. Okay. Ano namang lugar ang matatagpuan sa silangang bahagi? Dito naman sa kanan ko. Anong lugar ito? Anong lugar? Magbibilang uli ako. Isa, dalawa, tatlo. Naisulat mo na ba sa chat box mo? Tama. Ang isinulat mo bang sagot ay tulay? Tama ang sagot mo. Isang heart shape ang ibibigay ko sa iyo. Ayan, si Jody ay tama ang sagot mo, Ma'am Jody, palengke kanina yung ang tanong ko sa hilaga. Yun naman ang tanong ko ay yung sa kasilangang bahagi naman. Okay. Tama si Raquel, ang isinulat niya ay tulay. Napakahusay mo. Okay, hindi din po. Ayan, tama ang inyong mga sagot. Ayun, may nagsagot mo na Ray, tulay. Si Rain ay tulay. Okay, thank you Ray sa sagot mo. Si Kale ay tulay din. Okay. Then si Nene ay tulay din ang kanyang sagot. Thank you sa mga sagot ninyo. Tama po ang sagot ninyo. And then, panghuling tanong. Tingnan naman ang sa pangunahing direksyon sa timog na bahagi, no, ng ating pangunahing direksyon, ano namang lugar ang ating matatagpuan? Good morning, Ma'am Aida, Rosa. Okay, thank you for watching. Ito live. Sa sagot mo, okay, ano ang isinulat mong sagot sa chat box? Ang isinulat mo bang sagot ay bahay? Okay, tama ang iyong sagot. Ayan. Tama din ang sagot ni Maria Teresa doon sa silangang bahagi. Ang lugar na matatagpuan ay tulay. Tapos dito naman ay bahay. Tama ka, Kale. Thank you sa sagot mo. Thank you, Mylene, sa sagot mo. And then si Nancy din. Thank you din, Nancy, sa sagot mo. Okay. Oh, maraming salamat sa mga sumasagot ng mga bata. Okay, bahay. Thank you, Marisa. Okay, good morning, Ma'am Soto Evelyn Flores, Ma'am Aled, Ma'am Leslie, Leslie Madirazo Dizon, bahay. Tama ang sagot mo, Noel, bahay. Jean, bahay. Okay, thank you sa mga sumagot. Okay, tamang-tama. Tama ang mga sagot nyo. Kaya dalawang thumbs up ang ibibigay ko sa inyo. Okay. Bago tayo dumako sa ating aralin sa araw na ito, may itatanong muna ako sa inyo. Sa inyo, mahilig ka bang magbasa ng kwento? Alam nyo ba, bata man o matanda, ay nakahiligan na natin magbasa ng kwento o kaya ay makinig sa mga kwento. Okay, next slide please. Yan, ito yung tanong ko. Mahilig ka bang magbasa ng mga kwento? Ano na kayong mga kwentong nabasa ninyo? Maaaring napakarami na kayong nabasang kwento. So sa araw na ito, ay yung kwento pala ay may mga elemento. At yan ang ating aalamin. Next. Next, sir. Okay. So ano ba ang kwento? No? Alamin muna natin kung ano ang kwento bago natin aalamin ano-ano ang mga elemento sa kwento. So sabi dito, ang kwento o salaysay ay isang paglalahad ng tunay o katang pangyayari tungkol sa isang tao, bagay, puok o pangyayari. So sa araw na ito, samahan niyo akong natin ang mga elemento ng kwento. Next po. Good morning, Ma'am Jennifer. Okay, good morning, Ma'am Aled. Okay, so pag-aaralan natin ang elemento ng kwento. Next, sir. Okay, so ngayon ay may babasahin ako sa inyong kwento. Ang pamagat ng kwentong ito ay Ang Lobo ni JP
na isinulat ni A. Estarhia. Kahapon, matapos magsimba, ay bumili ng lobo si JP. Naubos niya ang perang baon at naipon niya. Nagastan niya rin pati ang perang pangmeryenda na ibinigay ng kanyang nanay. Next, dahil sa sobrang kasabikan at tuwa, ay nabitawan niya ang lobo. Lumipad ito ng mabilis, papaitaas. Ano na kaya ang nangyari doon sa lobo? Manlambot siya, maluha-luha siyang tumingala sa langit. Tiningnan ni JP kung ano na ang nangyari sa kanya, lobo. Pinagbasdan niya ang lumipad niya, lobo. Ano kaya ang maaari mangyari doon sa lobo ni JP? Naisip niyang nasayang ang pera. Ipinabili na lamang sana niya ito ng pagkain. Huwag na po ninyong itali sa braso ko. Pakiusap ni JP sa nagtitinda at nagbayad siya sa at kinuha niya ito. Okay, so tingnan natin ngayon ha. Tingnan ko ang husay at galing mo doon sa kwentong napakinggan mo. Kaya dumako na tayo sa tanong ko, sagot mo. Narito ngayon ang unang tanong. Next po, unang tanong. Okay, so tingnan na. Babasahin ko muna yung panuto. Tukuyin ang inihingi ayon sa kwentong napakinggan. Piliin ang letra ng tamang sagot. Unang tanong, sino ang pangunahing tauhan o gumaganap sa kwento? Okay, habang nag-iisip, kakantahan ko kayo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, islo. Pag-isipan ang sagot mo. Okay, ang isinulat mo bang sagot ay letter B? Mahusay! Tama ang sagot mo. Ay, Robenyenyen, tama ang sagot mo. Imelda, Annie, Azel, Nene, Ann-Martin, Jody, Jennifer, si Mary Ann, Mary Grace, si Gallagher, si Kale, si Cicelle, si Jack, si Jared. Tama lahat ng inyong sagot. Si Ray, si Helen, si Mary Grace, si Cherry, si Annalisa, lahat ay tama ang sagot nyo. Kaya isang heart shape ang ibibigay ko sa inyong lahat na sumagot ng tamang sagot na letrang B. Sunod na tanong, tingnan ko ulit kung kayang-kaya pang sagutin ito. Saan ganap ang kwento o ano ang tagpuan nito? Letrang A, kahapon sa may simbahan. B, sa bahay ni na JP noong Pasko. C, noong unang panahon sa Lobo, Batangas. Sige nga, tingnan ko ang sagot ninyo sa pangalawang tanong. Aawit uli ako ng mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Pag-isipan ang sagot mo. Tamang sagot mo, Melanie. Jedi, tamang sagot mo, letrang A. Mary Ann, letrang A. Princess, letrang A. Annie, Liza, Nancy, si Ann, si Jennifer, si Anna Martin, si Mary Grace, si Christina, si Arzel, si Ruchel, si Jane. Tama lahat ang sagot mo. Ninyong lahat, bravo! Ang huhusay ninyo. Sunod, pangatlong tanong. Aha. Handa na, ihanda ang sarili. Saan galing ang perang ipinambili ni JP? A, sa ipon at baon niya. B, sa tatay niya. C, sa napulot niyang pera. Ihanda ang sarili. Isulat ang sagot. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Pag-isipan ang sagot mo. Tama lahat ang sagot nyo. Letrang A. See, thank you sa sagot mo. Jennifer, Jared, Arzel, Christina, Ruchel, and then Jean. Maraming salamat sa sagot nyo. At dahil dyan, isang masayang mukha ang ibibigay ko sa inyo. Dahil masayang-masaya si Tutor Alma sa mga sagot na isinulat ninyo doon sa chat box. At masaya ako dahil kasama ko pa rin kayo sa ating aralin sa araw na ito. Si Liza, si Arlene, si Jedi,
si Jennifer, si Jedea, si Andrea, si Nancy, si Jonah, si Eileen, okay, si Jonah. Ayan, tama lahat ng inyong mga sagot. Next, pang-apat na tanong. Pang-apat na. Bakit nakawala ang lobo ni JP? A, inagaw ng isang bata. B, nabitawan niya. C, naputol ang tali. Isulat ang sagot sa chat box. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Pag-isipan ang sagot mo. Ayan, tingnan ko nga ang inyong mga sagot. Ayan, si Marizel, ang isinulat niyang sagot ay letrang B. Si Edna, letrang B din. Si Jemima, Jemima Veloria ay letrang, ay kanina pa siguro yung sagot ni Jemima, sorry po, Jemima, okay. Then si Nancy, kanina pa yung sagot nila. Si Mary Grace, okay. Si Edna, tamang sagot ni Edna. Si Marizel, si Jedea, tama din ang sagot niya. Ayun, thank you sa mga sagot ninyo. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng pakbit clap. Pak na pak. Bet na bet, pakbet. Oho, diba? Masarap ang pakbet, iulam. Kaya ayan ang regalo ko sa inyo. Yan si She, letrang B. Si Mary Grace, letrang B. Si Arlene, si Christine. Ayan. Tapos si Maylin, tama din ang inyong lahat ng mga sinulat yung sa chat box ay tama ang inyong sagot. Okay. Sunod na tanong. Tingnan ko kung kasama ko pa kayo. Ano ang nadama ni JP nang nakawala ang kanyang lobo? A, natuwa. B, nagulat. C, nanghihinayang. Isulat sa chat box ang inyong sagot. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Pag-isipan ang sagot mo. Yes, yo. Pag-isipan ang sagot bago ito isulat sa inyong chat box. Tingnan ko nga kung may sagot na sila. Okay. Ang isinulat nyo bang sagot sa chat box ay letrang C? Tama ang sagot ninyo, Doris, Arzel, Leslie, si Anne, si Cher, si Eva, si Jedea, si Jemema, si Christine, si Mary Grace, si Jody, ayan, si Rosario. Tama lahat ang inyong sagot at dahil dyan, bibigyan ko kayo ng tatalakpak at isang masayang mukha. Ayan, ang huhusay nyo. Yung mga tanong ko ay kayang-kaya palang sagutan. Ngayon ay alamin natin kung ano ba yung mga elemento ng kwento. O, gusto nyo bang nalaman? Sige nga po. Next. Alamin natin, ha? Next po, tingnan natin kung ano po yung mga elemento ng kwento. Okay. Ang unang elemento ng kwento ay yung tauhan. Kanina, si JP ay siya yung tauhan sa ating kwento. Ano po ba ito ang tauhan? Ito po yung mga tao o hayop. Hindi po ba may mga pabula tayong kwento? Doon sa kwentong pabula, may mga hayop tayong mga tauhan. Ito sila ang gumaganap sa isang kwento. Ano kaya naman ang sunod na elemento? Next po, yung pangalawa ay ang tagpuan. Ayan, ang tagpuan ay tumutukoy ito kung saan at kailan naganap ang kwento. Diba? O una ha, unang elemento ay tauhan, pangalawa ay ang tagpuan. Ano naman kaya ang pangatlong elemento? Alam nyo ba? Sige nga, sulat nyo nga sa chat box. Ayan, ang pangatlong elemento ay banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o kaganapan sa kwento. Okay, good morning, Jimmy Mal.
Good morning, Ma'am Liberty. Okay, so pagpapatuloy natin. Pero itong banghay ay may lima siyang bahagi. Ano kaya yung unang bahagi? Alam nyo kaya yung unang bahagi sa banghay? Ang unang bahagi ay panimula. Okay. Next po. Unang bahagi. Ang pangalawang bahagi ay saglit. Wow, tama ka, Shane, banghay. Melanie, tama po yung sagot mo, banghay. Ang husay, Jonah, banghay. Jennifer, banghay. Okay, sige po, Maria Luisa, makinig ka po ha para malaman mo kung ano po yung mga elemento ng kwento. Kasi ituturo ni Tutor Alma. Okay, sinabi ko nga kanina na ang banghay ay may limang bahagi. Nabanggit ko na kanina ang unang bahagi, yung panimula. Ang pangalawa ay saglit na kasiglahan. Ang pangatlo naman ay kasukdulan. At ang pang-apat ay kakalasan. At ang pang-ang wakas. Ngayon mga bata, mayroon akong kwentong isinulat para malaman natin ang mga elemento ng kwento. Next nga, sige nga, magkukwento uli si Tutor Alma. Yan. Ang masipag na si Aiza, ito po ay isinulat ng inyong tutor, si Tutor Alma Cecilia A. Lawagan. Si Aiza ay 7 taong gulang. Siya ay mahilig magtanim ng mga halamang bulaklak. Tumutulong din siya sa mga gawaing bahay. Isang umaga, pagkagising niya, nakita niyang halos lahat ay namuhay kanyang mga halaman. Ngunit, pagsapit ng hapon, laking gulat niya ang nangyari sa kanya. Bulaklak, ito ay nalanta lahat. Malungkot na ibinalita niya ang nangyari sa kanyang lola. Huwag kang mag-alala, may pag-asa pang mabuhay ang mga halaman mo. Iyan ang sabi ng kanyang lola. Niyakap at nagpasalamat si Aiza sa kanyang lola. O ngayon ha, tingnan niyong mabuti. Tingnan ang kulay pula, yung unang bilang. Ano itong nakasalungguhit na kulay pula? Ito ay, ang pangalan ay si Aiza. Ano kayang bahagi ng elemento ito? Ito kaya ay tauhan o tagpuan? Isulat nga ang sagot ninyo sa chat box. Okay. So ang bahagi or ang elemento na nakakulay pula, na nasa lungguhitan ng kulay pula ay tauhan. Okay? Tama si Ali, tauhan. Ayun. Very good. Tauhan, Christine, tama ang sagot mo. Si Cel, tama din pong sagot mo. Raquel, si Jean, si Nene, si John, tauhan, si Jonah. Tama lahat ang inyong mga sagot. Okay. Tapos, yung kasunod ay nagsasabi tungkol kay Aiza. Tingnan naman ang pangalawa na nakakulay asul. Okay. Isang umaga, pagkagising niya, nakita niyang halos lahat ay namumulaklak na ang kanyang halaman. Ano kaya ito? Wakas na kaagad ng kwento o panimula pa lamang? Sige nga, isulat niyo nga ang sagot niyo sa chat box. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isipan ang sagot mo. Ang isinulat mo bang sagot ay panimula? Tama si Ali, tama si Melanie, tama si Teresa, si Jermaine, si Maricel, si Annie, si John. Ito ay ang panimula. Okay, sunod, pangatlo. Ngunit, pagsapit ng hapon, laking gulat niya, nalanta na ang mga bulaklak. Ito kaya ay kasukdulan o saglit na kasiglahan? Sige nga, isulat nyo nga ang mga sagot nyo sa chat box. Ito ba ay kasukdulan o saglit na kasiglahan? Yo, yes, yo. Pag-isipan ang sagot bago mo isulat sa chat box. Yo, yes, yo.
ang isinulat mo ba sa chat box ay saglit na asiglahan? Tama ang sagot mo. At tatlong palakpak ang ibibigay ko sa inyong lahat. At isang bravo! Dahil tama ang inyong mga sagot. Okay. Sunod. Yun ha, yung kulay kahilhan na nasa lungguhitan. Yan po ay ang saglit na kasiglahan. Very good. Tama ang inyong mga sagot. Sunod. Tingnan naman ang naka... Yan. Saglit na kasiglahan. Saglit na kasiglahan. Gallagher. Thank you, Christopher. Wow. Ang galing-galing po. Ang galing. Okay. Ngayon ay tingnan naman ang nakakulay verde na malungkot na ipinagit na niya ang nangyari sa kanyang lola. Ano naman kayang elemento ng kwento ito? Ito ba ay kasukdulan o kakalasan? Sige nga, isulat niyo nga ang inyong mga sagot sa chat box. Excited na si Teacher Alma. Yo, yo, yes, yes, yo. Pag-isipan ng sagot bago isulat sa chat box. Pag-isipan ng sagot bago isulat. Yo, yo, break it out, yo. Okay, ang isinulat mo bang sagot ay kasukdulan? Tama ang sagot mo at isang heart shape ang ibibigay ko sa iyo. Dahil napakahusay nyo, tama po ang inyong sagot. Ayan, kasukdulan. Sunod, tingnan naman ang kasunod, yung kulay ube. Ayan, ang kulay ube naman. Huwag kang mag-alala. Ayan, kasi syempre si Lola ang nagsasalita. E maglo-lola po si Tutor Alma. Huwag kang mag-alala. May pag-asa pang mabuhay ang mga halaman mo. Ano namang kaya tawag natin dito na nakakulay ube na nasa lungguhitan? Anong banghay ito sa elemento ng kwento? Sige nga, sulat ang mga sagot sa chat box. Ini Tutor Alma. Ayan, may sagot na akong nakita. Si Athena Jude. Kakalasan. Very good. Jan Delee. Kakalasan. Marizel. Okay, Jan Delee. Tama. Kakalasan. Kaya, isang masayang mukha ang ibibigay ko sa mga nakasulat dito sa chat box na tama ang sagot. Tama. Kakalasan po na banghay na bahagi ng elemento ng kwento. E ano naman kayo itong nakakulay itim? Niyakap at nagpasalamat si Aiza sa kanyang lola. Sige nga, isulat niyo na ang sagot niyo sa chat box. Hinihintay na ni Tutor Alma kasi gusto kong basahin. Sige nga, dali. Excited na. Pati na yung lola ni Aiza naghihintay ng inyong sagot. Ayan, ang isinulat niyo ba sa chat box ay wakas ng kwento? Ayan, tama. Tama si Aled. Wakas. Tama si Raquel. Ayan, wakas. Tama, ang galing, ang huhusay. Super talaga. Ang saya-saya ko dahil napakahusay ninyo. Kaya dahil dyan, pakbet ulit na clap ang ibibigay ko sa inyo. Pak na pak, bet na bet, pak bet. Dahil masarap ang pakbet iulam. O, diba? Yan lang ang kayang ibigay ni Tutor Alma sa inyo. Tama, Raquel. Tama ang sagot mo. Tama, Robby Yen. Tama ang sagot. Wakas, Julian. John Matthew. Tama ang sagot mo. Si Raulin Caballero. Tama. Wakas, si Digma. Si Liam. Si Ali. Wow, nakakagutom naman. Yes, Ma'am Ali. Talagang pong nakakagutom ang pakbet. So, mamaya. Yan, Jimmy Maya. Yan ang ulamin ninyo. Ha. Mag-request na kayo kay nanay nyo. Yan, Arawella. Tama, Aldrin. Jandalee, Jemima, Adeline, tama ang inyong mga sagot. Kaya pakbet. Dahil alam ko, kapag si nanay ay malaman niya na gusto mo ng pakbet at nakinig ka sa akin, sa tutor natin ngayon sa Itulay, sigurado ako na
Masarap na ulam ang ihanda ni nanay para sa inyo. Ayan, yun na yun. Alam na natin kung ano yung mga elemento na kwento. Okay, so tandaan natin ha, doon sa banghay, sabi nga natin, yun ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. So tandaan natin ang mga elemento ng kwento. Una, tauhan. Pangalawa, tagpuan. Banghay. Ang banghay ay may limang bahagi. Una, ang panimula. So matatagpuan ang unang pangyayari sa panimula. Pangalawa na bahagi ay saglit na kasiglahan. So inihahanda dito ang mambabasa sa pagkilala sa problema doon sa kwento. At ang pangatlo naman ay kasukdulan. Ito yung bahaging nagpapakita ng pinakamasidhing damdamin na maaaring mangyari doon sa kwento ating mababasa. And then ang pang-apat ay kakalasana, kung saan ito yung bahaging nagpapakita ng lunas o solusyon sa mga problema o suliranin na matatagpuan sa kwentong ating mababasa o mapakinggan. And then ang panghuli na bahagi ng banghay ay ang wakas. Ito naman ay ang katapusan ng kwento. At dito po natin malalaman kung ano na ba ang maaaring mangyari doon sa tauhan ng kwentong ating nabasa o natakinggan. Okay po? So, naway sa araw ni ito ay isang makaalaman at makasiyahang araw ang ating pinagsamahan, dahil alam ko na dagdagan na naman ang kaba ng kaalaman ninyo. So maraming salamat na sinamahan ninyo ako sa araw na ito. At maraming salamat sa mga sagot ninyo na inilagay sa chat box. At dahil dyan, nandito po ang Lola Alma ninyo na nagpapaalam na. At huwag po kayong aalis, dahil may kasunod pa po akong tutor na si Sir Alvin. Samahan niyo po siya mamaya, si Tutor Alvin. Maraming salamat mga bata. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube, at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!